subscribe to my channel and also press this bell icon. Hello mga ka-utons, good morning sa inyo lahat yan. Ayan po, mayroon lang akong isang ipakita ko sa inyo mga ka-utons kung saan banda makikita yung minimum thickness ng rotor disc. Ayan po, makikita natin ang minimum thickness ng rotor disc mga ka-utons. Ito po, nandito po yung minimum thickness sa mga ka-utons. Ayan po, nandito po, ito po, minimum thickness 26.4, ayan po, 26.4, ayan po. Sukatin natin itong mga ka-utons kasi para malaman natin kung ang rotor ay pwede pa ba o papalitan na. Ayan po, dyan natin na malaman mga ka-utons kung yung rotor nyo ay kailangan na bang papalitan or pwede pa bang gamitin. Ayan po. Ngayon mga ka-utons, gagamit lang tayo ng Bernier Caliper. Ayan po, ito, Bernier Caliper. Ayan po mga ka-utons, ito po yung gagamitin natin. Aside sa tools ito mga ka-utons, mayroon pang isang tools na gagamitin natin to, yung isa, yung ano, micrometer. Yun po ay isang accurate din. Kaya ngayon ay wala tayong micrometer, ito po yung Bernier ang gamitin natin. Ngayon, susukatin natin mga ka-utons kung ilang sukat na ba na to. Ayan po, kasi ang minimum niya ay 26, kailangan yung 26 ay above 26 ay pwede pa natin gamitin yung rotor disc ng sasakyan natin. Ayan po, pero pag ano na yan, na less than 26 na yan mga ka-utons, ay kailangan na natin palitan ng rotor disc. Ayan po, ngayon susukatin natin ito mga ka-utons kung ilan ba ang sukat nitong rotor disc natin o ang thickness niya. Okay, ayan po mga ka-utons, no, bago tayo magsukat ng thickness ng ano, thickness ng rotor disc natin, kailangan natin ay na-resurface na to o na-repace. Yan po, kasi para makuha natin ang tamang sukat, kasi once natin na ma-resurface na yan ay makinis na nito ang piecing ng rotor disc natin, yung nilapatan ng brake pads. Ngayon susukatin na natin to ng Bernier Caliper. Yan po, kailangan malinis po tong surface ito para walang kakalang. Yan po siya. Sukatin natin ito mga ka-utons kung ilan ba ang ano niya, sukat. Ayan po, kailangan smooth lang siya mga ka-utons para ano siya, smooth lang yung pagkalapat niya para makita natin yung ano niya, yung yan po, ganun lang mga ka-utons, smooth lang yung pwede natin na purang kumapit siya. Ayan po, tignan natin mga ka-utons kung ilan ba yung sukat ng Bernier Caliper natin. Ayan po, ayan po mga ka-utons, no, yung sukat po ng Bernier Caliper natin ay nandito po sa 28. Ayan po, 28 po mga ka-utons. Sa atin pa ay pwede pa natin gamitin yung rotor disc natin. Ayan po, 28 po yung mga ka-utons, kita natin natakatutok. Tapos yung tin dito, ayan po, nakatutok po siya sa linya. Ayan po siya. Kasi atin pa yung sukat nitong rotor disc natin ay 28.0. Ayan po, 28 po yung ano niya, yung sukat niya, yung thickness ng ano natin, rotor disc. Sa atin pa above sa minimum, pwede pa natin gamitin yung rotor disc niya, para kasi yung kapal niya ay pwede pa siya. Yan po. At aside sa mga pagsukat natin ng Bernier Caliper mga ka-utons at saka micrometer, kung wala kayong pangsukat mga ka-utons, ay ipakita ko sa inyo kung saan banda yung overlaps niya. May overlaps kasi ito mga ka-utons eh. Once na maubos yung overlaps nito, ay kailangan na natin palitan ng rotor disc. Ayan po, nandito po yung overlaps nito mga ka-utons, no. Ayan po, ayan po mga ka-utons, no, nakita natin ito mga ka-utons yung dulo ng ano natin, ayan po, dito po sa dead-in ng rotor disc nya mayroon pong slot dyan na naka-slanting. Yan po, ay once na maubos yan mga ka-utons, kailangan na natin palitan yung rotor disc natin kasi yan po yung overlaps nya. Sa atin pa, yan po yung
din-in niya na dinger na po yung rotor natin na gamitin. Kailangan na natin na papalitan. Ayan po, yung overlaps. Once na wala kayong pangsukat, pag wala kayong pangsukat mga kautons, yan lang po ang tatandaan nyo, yung overlaps dito sa dulo ng rotor. Nandito lang sa dulo yan. Minsan yung iba, nandito po sa gilid yan, yung overlaps niya. Once na po ay maubos yan, na mapantay na yan, ayan po ay resurface natin ay makain na yung overlaps niyan, ay kailangan na natin yan papalitan. Hindi na natin yan gagamitin, baka matanggal pa yung rotor disc at saka ma-accidente pa kayo. Ayan po. Kasi sa ibang mga rotor disc mga kautons, ayan po, yung sukat ng ano natin dito, yung minimum, ayan po, ay dito po ay 26.4 mm. Ayan po, millimeter po ito mga kautons, millimeter. Ayan po. At saka yung sukat kanina ng ano natin, yung rotor natin ay 28.0 mm. Ayan po. Sa atin pa ay pwede pa siyang gamitin. Sa atin pa, above pa siya minimum na sukat. Once na mag less than 26 na po yung ano niya, less than 26 na po yung sukat ng rotor disc natin, yan po ay kailangan na natin palitan mga kauton. Less than, halimbawa mga kauton, say 25.4 mm. Ayan po, kailangan na natin palitan yan. Kasi danger na po yan, baka ma-accidente po kayo. At saka yung piston ng caliper natin ay nakalabas na siya. Ayan po, sa atin pa yung travel ng piston ng caliper natin ay parang nasa 1/4 na. Sa atin po ay mayroon isang nakalabas na piston. Yan po, baka biglang lalabas yung piston yan pag once na maubusan kayo ng preno. Yan po ang delikado. Kaya kailangan na natin palitan yung rotor disc once na less than 26.4 mm. Depende naman sa mga rotor disc mga kautons, kasi yung mga rotor disc na iba ay depende po sa minimum thickness. Yan po, mayroon mo namang ubang 19 minimum thickness niya. Yan po. At saka makikita mo natin yung mga anong mga kautons, yung minimum thickness niya nandito sa loob, minsan nandito sa labas, andito. Yung iba naman ay nandito sa harapan. Ayan po. Makikita natin yung mga minimum thickness dyan mga kautons. Yan po. Yan sa mga kautons. Yan po ang pinabahagi ko ngayon sa inyo kung paano mag-check ng rotor disc nyo once na manipis na. Baka yung rotor disc nyo ay hindi na po advisable na kailangan na gamitin. Ayan po. Kaya ngayon, napakita ko na sa iyo mga kautons na kung paano mag-check ng rotor disc once na yung sasakyan nyo ay manipis na po yung rotor disc at saka kailangan na natin palitan. Ayan po. Yung sa panghuli naman mga kautons, yun po ay sa mga rotor disc na disc type sa likuran, yun po ay manipis po yung rotor din kasi solid bakal po yun. Ayan po. At makikita na rin natin yung mga thickness niyan nandito at saka nandito at saka sa ilalim. Ayan po. Dito po natin makikita sa loob yan at saka dun sa dito sa harapan. Ayan at saka dito. Minsan dito. Ayan po. Ayan po mga kautons. Yung isang rotor disc, ayan po ay nirpis ko pa. Ayan po. Binabahagi ko lang sa inyo kung paano mag-check nitong rotor disc para allow kayo kung sa mga sasakyan nyo ay kung pwede pa ba gamitin yung mga rotor disc ng sasakyan nyo. Ayan po mga kautons. Ayan po, okay na okay. Ayan po mga kautons, yan, mayroon na naman ako ng pabahagi sa inyo at saka salamat sa panonood. Ayan po, thank you for watching mga kautons. Sana mayroon kayong natutunan sa videong ginawa ko ngayon kung paano magsukat ng rotor disc, kung kailangan bang papalitan tong rotor disc natin o pwede pa bang gamitin. Ayan po. Bye bye mga kautons. Ingat kayo dyan at God bless to all. Thank you.